Nakapunto na sa Pilipinas pa rin si Bamban Mayor Alice Guo batay sa record ng Bureau of Immigration. Sa gitna po ito ng mga posibleng dagdag na legal na hakbang laban sa kanya ng COMELEC at ng Solicitor General. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Ngayong linggo na iahain ng Solicitor General ang legal na aksyon laban kay suspended Bamban Mayor Alice Guo. Naghihintay na lang daw sila ng certified na kopya ng ebidensyang natagpuan kamakailan ayon kay Solicitor General Minardo Guevara. Wala nang ibinigay na detalye ang Solicitor General. Ayon sa Bureau of Immigration, batay sa kanilang record, nasa Pilipinas pa ang alkalde, gayon din ang 17 iba pa na kasama sa Immigration Lookout Bulletin Order kaugnay sa Pogo sa Banban, Tarlac. Wala pang attempts of departure. Ang most recent natin was last Saturday, yung nahuli na si Zhang Ji. In Davao na nag-attempt po na umalis but was arrested. Ayon sa Commission on Elections, mula sa Ombudsman at Office of the Solicitor General, pag-aaralan din ng COMELEC ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Omnibus Election Code dahil yan sa posibleng iwanong pagsisinungaling sa filing ng Certificate of Candidacy o COC nung tumakbo siyang mayor. Pakakusapin natin ang law department natin upang opisyal na ibigay ang instruksyon na pag-aralan na yung mismong kaso, yung mismong mga lumalabas ng mga ebidensya at yung mismong initial findings ng Senado. Napakaganda rin talaga na mahintay namin yung mismong report ng committee ng ating Senado. At kung maghahain ng COC si Guo para sa election 2025, pwede itong questionin sa COMELEC ng mga tutol sa kandidatura niya. At gagawin po yan ang promise po ng Commission and Bank, lahat ng maisasampang kaso ire-resolve sa division level by October. At kung sakaling magpa-file ng motion for reconsideration, ire-resolve po lahat yan by November. At pag ang imprenta po natin ng balota at ng configuration ng makina, mag-start tayo December, malinis na. Hindi rin daw magagamit kay Guo ang condonation doctrine o Aguinaldo doctrine. Doktrina kung saan kapag nahalal ka muli sa pwesto, parang pinatawad ka na din sa naunang kasalanan mo. Inabandona na raw kasi ito ng Korte Suprema. Yung pong Aguinaldo doctrine ay nabaliwala na po sa kaso ng Binay versus the Court of Appeals. More than 8 years na hindi nila inabandon na yung doctrine ng Aguinaldo condonation ruling. So hindi na unless ibalik ulit na Supreme Court dahil logical naman yung decision na yon ng Aguinaldo ruling. Ultimately, para sa akin, it will be the people of Bamban who will speak whether or not qualified si Mayor Alice na mag-lead sa kanila. Kaugday naman sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga, nagsampa na ng reklamo ang 2 biktima. Patong-patong na reklamo ng human trafficking, robbery, serious physical injuries, kidnapping at illegal detention ang inihain laban sa mga Chinese middle manager ng Pogo. 2 sa mga idinemanda nasa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Temporary Detention Facility sa Pasay. 7 ang at-large pa. Ayon sa PAGCOR, nililinis na nila alistahan ng mga Pogo na tinatawag na ngayong IGL o Internet Gaming Licenses. Isang Pogo ang tinanggalan na raw ng PAGCOR ng lisensya dahil sa paglabag sa Terms of License. 3 Pogo naman ang suspendido ang lisensya dahil sa minor violations at kakulangan ng requirements. 42 Pogo naman ang aktibong lisensyado sa ngayon. Iimbitahan naman sa pagdinig sa Senado ang kasalukuyang PAGCOR chairperson at ang chairperson noong nakaraang administrasyon. Kasunod ito ng sinabi ng PAGCOR noong weekend na isang dating high-ranking government official ang pumapadrino para sa ilang Pogo na na-raid kamakailan. Dapat pangalanan ng PAGCOR para naman na hindi mapagdudahan lahat ng ibang mga cabinet, former ranking cabinet officials. Kung sino man ang papangalanan nila, marapat imbitahan ng Senado. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Kasinungalingan daw ang pahayag ng China na mga Chino ang sumagip sa mga Pinoy nang sumabog ang makina ng sinasakyan nilang bangka sa Panatag Shoal. Giit yan ang mismong nasugatang Pinoy at ng Philippine Coast Guard na hinarang pa ng China Coast Guard sa gitna ng rescue operation. Saksi, si Chino Gaston.
Kasunod ng pagsagip ng Philippine Coast Guard ng mga Pilipinong mangingisda sa Panatagsyol o Baho de Masinloc nitong Sabado, mahigit 60 tauhan ang ginawaran ng Bronze Cross dahil sa mabilis na pagresponde sa kabila ng pangaharang ng China. Sakay ng BRP Sintangan, nakarating na sa Subic Bay Freeport ang mga mangingisdang sakay ng FBCA Akyo, kabilang ang dalawang nagtamo ng second degree burn matapos sumabog ang makina ng bangka habang naglalayag sila patungong Panatagsyol. Start daw po nung makina, may sumabog sa talubungin na lang din po namin. Nagkaroon nga ng pagsabog at ang dahilan nito ay yung faulty electrical wiring sa motor ng bangka. Yung apoy kasi nandun sa gamit ko eh. Kaya ano, dun kumapit? Oo, kumapit. Nakadigit ko yung nasisip dito kasi sulong na. Kung bago ko tumalong, naramdaman ko na may tama na talaga ako. Taliwas sa sinabi ng China na ang mga Chino ang nag-rescue sa mga Pilipino, kwento ng isa sa mga sugatan, isang bangka na mga Pilipino ang sumaklolo at naghatid sa kanila sa BRP Sintangan. Noong time po nang nirescue kami dalawa ng bangka na JB-3, dahil yun ang malapit sa location namin, dinala kami doon sa Pilipino Coast Guard. Sila na nag-rescue sa amin. Hindi po yun totoo? Hindi. Gawang-gawa ang nila yun. Ibig sabihin na umapit sila sa amin na tutulong. Hindi naman. Yun talaga ang nagawa nila eh. Mm-mm. Pati mga bangsa na malalaki, pag lumalapit kami sa bangsa, inaharang nila, tinataboy. Parang isunod pa kayong barko ng China eh. Nagpaalis na kami, nasundan pa rin. Masambay talaga yung China. Ayon sa PCG, ilang beses pa umanong hinarang ng China Coast Guard ang BRP Sintangan bago nila marating ang 17 nautical miles mula ang Baho de Masinloc kung saan naroon ang mga sugatang mangingisda. We were subjected to different dangerous maneuver and blocking ng Chinese Coast Guard and the Chinese Maritime Militia. We were still subjected to harassment of the other Chinese Coast Guard vessels. Nang makuha na ng PCG ang mga sugatan, sakalang nagbaba ang China ng rubber boat at lumapit sa bangkang papalubog na noon. Yung video na nirelease nila, na nagbato pa daw sila ng life ring. Kumbaga, these are just propaganda footages, no? To show the world they really cared about Filipino fishermen and for humanitarian cause. Naidulog natin sa Chinese Embassy ang mga pahayag na ito ng PCG at mga mangingisda, pero wala pa silang ibinibigay na sagot. Ayon sa isa sa mga sugatang mangingisda, sa sarili nilang karanasan, hindi pa rin sila malayang makapangisda sa Panatagsyol. Kahit yung gabi na, pagpunta pa lang kami sa balsa namin, sumusunod na sa amin. Nagpatayos sila yung ilaw. Pero naka-ano naman po kayo, nakapangisda po kayo? Nakapangisda naman kami. Doon sa malapit sa kalpulo na mga balsa, hindi na nila makapangisda. Kasi pinataboy nila ito. Ay naman sa grupo ng mga mangingisda sa Masinloc, Zambales, dagdag sa agam-agam nila ang utos sa China Coast Guard na arestuhin ang sinumang ilegal na papasok sa kanilang katubigan at maritime borders na sinimulang pairalin noong June 15. Mamaya, anong dinala kami sa China? Hindi namin alam kung sa China o kung saan. Mamaya, bigla lang kaming itapon niya sa laot at buwan. Wala kaming kalaban-laban kasi mga bangka lang naman kaming maliliit. Tayo naman ay sinisikap natin na laging magpatrol, masustain yung patrol. Hindi sa lahat ng panahon na makikita mo yung Coast Guard doon sa area. Pero kung kukunta ka at masasagap namin yung signal kung magpapa-assist, nandun po ang Philippine Coast Guard. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Balak ng Russia na muling gumawa ng intermediate at short-range nuclear-capable missiles. Kasunod yan ang pagpapadala ng Amerika ng weapon system sa ilang bansa, kabilang ang Pilipinas. Saksi si Rafi Tima. Ito na ang isa sa pinakamalaking flyby ng mga eroplano ng Philippine Air Force, kabilang dito ang mga T-41 at SF-260 training aircrafts na bumuo ng mga numerong 77 para sa ika-77 anibersaryo ng Philippine Air Force. Sa harap nila Pangulong Bongbong Marcos at Defense Secretary Gilbert Chidoro, nagpakitang gilas din ng mga air assets ng Air Force, maging ng kanilang mga tauhan sa isang mock military operation. Hindi man binanggit ang tensyon sa West Philippine Sea, ayon sa Pangulo, mas lalo pa nilang palalakasin ang Air Force para protektahan ang mamamayan at kayamanan ng bansa. We have likewise acquired additional aircraft as well as advanced radar systems, which have transformed our operational readiness and has enhanced our operational reach. Indeed, these assets contribute to an agile Air Force, capable of protecting our nation
when trespassing aggressors are denying us our right to our own territory, threatening our ships and harming our soldiers, we are ready to respond swiftly with courage and firm resolve in defense of our sovereignty in honor of our flag. Bukod sa mga bagong kagamitan, ibinida rin ng Pangulo ang pakikipag-usap sa ibang bansa at pagsali sa mga bilateral at multilateral exercises. Sa katatapos ng salaknib military exercise, diniploy sa unang pagkakataon ang mid-range capability launcher ng US Army. Ito ang unang pagkakataon na diniploy ang Typhoon Weapon System ng Amerika na kayang magpalipad ng mga mid-range missiles. Ang hakbang na ito, ikinabahala ng China at Russia. Sa isang pahayag, sinabi ni Russian President Vladimir Putin na dahil sa pagdadala nito sa Pilipinas at iba pang bansa, balak na raw ng Russia na muling gumawa ng mga intermediate at short-range nuclear-capable missile. Ayon kay Putin, pagdidesisyonan daw kung saan ilalagay ang mga gagawing missile para sa kanilang seguridad. Matatanda ang noong 1987, nagkasundo ang Russia at Amerika na hindi na sila gagawa ng mga ganitong armas. Pero umalis sa kasunduan ng Amerika noong 2019 sa ilalim ni Noong President Donald Trump. Hininga namin ang reaksyon ng DFA at US Embassy pero wala pa silang pahayag. Para sa GMA Integrated News, Rafi Timang inyo, saksi! Viral online ang paghuli sa isang drug suspect sa Iloilo. Kinikwestiyon kung ang nakuhang sachet ng droga ay itininim lang ng mga pulis. Saksi, si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kinukwestiyon ngayon sa social media ang pagkakahuli sa lalaking ito sa Duenas, Iloilo. Kumalat kasi ang video ito kung saan habang binabantayan siya ng dalawang operatiba ng Duenas Municipal Police Station, biglang nahulog mula sa kamay ng isang pulis. Sachet pala ng hinihinalang shabu na sinasabing nakuha mula sa sospek. Pinulot ito ng pulis at tila inilapit sa sospek. Umani ito ng maraming reaksyon at ang tanong ng ilan, ang na-recover bang sachet umano ng droga? Itinanim ng mga pulis. Hindi ko pabutangin, sir. Sir, hindi ko pabutangin, sir. Giit ng hepe ng Duenas Police, lehitimo ang operasyon at high-value individual ang naarestong sospek. Ang kumakalat na video ay bahagi lang daw ng mas mahabang kuha sa operasyon. Sa legitimate operation ang nag-upload niya video ng auto-test hindi ato insaktono. Kuha raw sa videong ito ang mga sandali matapos madakip ang sospek. Makikitang nakadapa na siya at hawak na ng operatiba ang sachet ng hinihinalang shabu. Nang paupuin na ang sospek, hawak pa rin ng operatiba ang umanoy droga. Hanggang aksidente niya itong mabitawan. Nahulog sa peduta na nakaptured sa upload na video na amutong nag-laptop po ng DGT. It was a plant pit, no? Pero amutong anak na ginpulot sa atong observer. Human error daw ang nangyari. Ayon naman sa Iloilo Police Provincial Office. Wala sang makita kitang intention on the part sa atong operatives nga hulugon ato, kundi purely nga na aksidente lang gid nga nahulog. Nagkakahalaga ng 41,000 pesos ang 6 na gramo ng hinihinalang shabu na nakuha umano mula sa suspect. Nakapit siya sa Duenas Police Station at mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa GMA Integrated News, ako si Kim Salinas ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Dalawang weather systems ang nakaaapekto at magdadala ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Yan ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ at Easterlies. Base sa datos ng Metro Weather, may ulan sa umaga sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Western Visayas at Samar Provinces. Mas malaking bahagi naman ng Luzon ang uulanin sa hapon kasama ang Bicol Region, Calabar Zone, pati ang Northern at Central Luzon. Posible rin ang ulan sa Visayas at halos buong Mindanao. Malalakas ang ulan sa ilang probinsya kaya maghanda sa banta na baha o landslide. May chance rin ng thunderstorm sa hapon at gabi sa Metro Manila. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.